Welcome to my channel. Ang i-discuss ko ay kung paano maiwasan bumaluktot ang mahabang bakal na wi-weldingin. Halimbawa, angular bar. Okay, so ito pag nakikita natin, yun, medyo bumaluktot doon sa bandang gitna. Yun. Kasi nga, yung pag-welding, mainit, nag-expand yung metal, hindi maiwasan yung mag-warp siya. Yun, no? Compare natin dun sa hindi pa na-welding. Yan. Ito, tingnan, sipatin natin diretso. Ito, yan, medyo baluktot dun sa gitna. So, ang gagawin natin para maiwasan, mag-uumpisa sa gitna, papunta sa dulo, magkabilang dulo, and then, nagsasolbong. Kasi ang ginawa ko rito noon, inumpisan ko dito sa dulo, welding dire-diretso hanggang doon. And then, yung mga bracket niya, naka-fix ka agad ang ginawa ko. So, mainit yun. Yun nga, nag-expand siya. Okay, so tingnan natin kung paano ang isi-set up itong bagong gagawin ko na ito para maiwasan yung mag-warp doon sa gitna. Importante rin yung titignan mo yung bakal. So ito, medyo may baluktot sa gitna. Tingnan natin sa kabila. Ito, diretso. So itong diretsong edge na ito, kasi nga ito yung ilalim niya, medyo baluktot. Itong diretso, yun ang ilalagay sa ilalim. Kasi itong baluktot nito rito, mag-minimize na yun pag nalagyan ng bracket. Kasi maglalaban sila doon sa isang ano niya, angle bar niya. Importante din alam yung nipis ng bakal tsaka yung kung ano yung gagamiting welding rod. So tingnan natin ito. Ito ay 316 na sa millimeter 2.2. Ang gagamitin dito na welding rod ay 2mm din na welding rod. So tingnan natin. Yung 2.1. So tamang tama. Importante din yung amperahe na gagamitin. So base sa experience ko sa mga nagawa ko na 316 or 2mm, ang amperahe nilalagay ko lang sa mga 90 to 100. Hindi bababa ng 90, hindi tataas ng 1, hindi pwedeng mag 100 or 110. Yan, mga ganyan, 105, tamang-tama yan. Kasi pag mas mainit dyan, lalong malulusaw yung bakal natin. And then kung mababa naman ng 90, hindi didikit yung 2mm na welding rod sa ginagawa. So yan, let's go, i-weld na natin. Importante din yung spacing ng bracket natin. So itong bakal na ito, 6 meters, sinukat ko siya, siya ay 19 feet and 9 inches. So gagawin ko mga 20 na bracket, vertical bracket. So, pag dinivide natin yung 19 feet and 8 inches by 20, ang lalabas ay 11 and 3/4, 11 and 3/4 inch. So, isiset natin ito ng 11 and 3/4. Okay, so 11 and 11 ihanap niya. Yan yung 11 and 3/4. So, nakaset na ng 11 and 3/4 dito, and then yung 11 and 3/4 na yon, naglagay ako ng 1 inch na allowance mula sa dulo. So, kukuha ng 1 inch muna rito na pagitan.
Yan, 1 inch and then mula dyan, yan na yung 11 3/4. Diretso na to hanggang doon sa dulo. 11 3/4. Yun. In case na nagtataka kayo, itong pangmarka ko, yun pa lang, kapis sa mga lumang bintana ng mga lumang bahay. Okay, so bilahin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na ate. So 21 yung vertical bar niya. Okay, so ganito bali yan. Halimbawa, ito yung truss natin. Yung diretso na yan. Meron tayong 20 na ano, na space, or 21 na vertical bar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ang gagawin dyan, unahin ito. Yan ang uunahin na vertical bar na ilalagay. I-spot lang ni Sarito, itatak ng isa, and then lilipat doon sa dulo. Magwa-weld dyan, tigitigis ang spot lang, and then maglalagay din dito sa dulo. And then babalik dito, isusunod ito, tsaka ito, and then isusunod ito, tsaka doon sa kabila. Ayan. So mag-spread out ito dito, dito, doon, doon, hanggang sa matapos. Kasi pag nag-umpisa ka rito, dire-diretso yung init niyan, itong bakal mo gaganon yan, babaluktot yan, either paganon or paganon. So para maiwasan yun, mag-weld ka rito. Habang lumalamig ito, mag-weld dun sa dulo. Habang lumalamig yun, mag-weld dito uli sa dulo. Balik sa gitna, lalamig yan. Dun sa dulo naman, hanggang sa lahat ito, tigitigisan ng spot. And then, titignan kung diretso na, maglalagay naman ng mga horizontal bars, yung mga ganon. Ganun din. Yan. So, ganun din ang style. Yan. So, ganun din. Mag-umpisa ka rin dito. Ito naman. Ito. Doon. Doon. Dito. Dito. Para maiwasan yung pagwa-warp nung bakal. Kasi pag diniretso mo mula sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo, yung bakal mo either gaganon yan or gaganon dahil doon sa init ng weld. So, gagawin ko na siya sa actual.
Okay, so naka spot na siya. So tingnan natin, ayan. Diretso, wala siyang kurba. Ngayon, tagilid natin siya para makita natin kung nag-warp siya or hindi. Okay, ayan, nakatagilid na siya. So ayun. May konting baluktot doon sa dulo pero minimal lang, diretsong diretso siya. So ganun talaga ang proven technique para maiwasang mag-warp yung wini-weld na metal. Ngayon kahit mag-full weld ako, maglalagay ako ng diagonal bars, ganun din ang diskarte, mag-umpisa sa gitna doon, and then dito sa dulo doon, sa kabilang dulo, balik sa gitna, dito sa dulo ulit, sa kabilang dulo, balik hanggang sa magsalubong yung mga cross members natin para matapos siya. So okay na. Next na gagawin ay mga diagonal bars. May marker ako rito para hindi ko malimutan, hindi siyang X dyan, isang X doon. Ibig sabihin ito yung pinakigitnang ng vertical bar ko. So maglalagay ko ng diagonal bar dyan, diagonal dito, i-weld lang sa dulo, and then maglalagay ng diagonal doon sa pinagdulo, doon sa kabila, hanggang sa magsalubong yung mga diagonal bars dito sa gitna. Tapos na yung mga diagonal bars niya. So ang ginawa ko, nagpinagdugtong ko muna ito lang mga vertical and diagonal bars, hindi ko pa pinulweld doon sa mismo angle bar para maminimize yung init. Ayan. And then ito, yung vertical bar na ito, ihihinang din doon sa dulo na yun, hindi pa, para bawas sa init, kasi pandagdag pa sa init yun pagka nagweld ka rito, and then magweld ka doon, makakadagdag pa sa init nitong bakal. So, diretso na yan hanggang doon sa dulo. Yung sideways na kanya, diretso pa rin ito. So, pag tinayo ito, ibig sabihin level ito. Ngayon, tingnan natin pag nakatagilid kung may warp o wala. So, ito, nakatagilid na siya. Tingnan natin. Hanggang doon sa dulo. Yun. Diretso pa rin. Wala pa rin warp. Kung may warp man, minimal na lang. So ay full weld na siya para mapinturahan na. So i-full weld ko siya. If you notice, isa lang itong spot niya rito, and then ito naka-spot lang din ng maliit. Dadamihan na yung weld niya rito, ididikit na rito sa flat bar, and then dalawa dito, and then dito full weld, isa lang dun sa kabila, dalawa dito, and then ito ididikit sa flat bar dito. Tapos nang idikit dito sa dito, so ganun din ang ginawa ko. Inumpisahan ko sa gitna, punta ko dito sa dulo, then doon sa kabilang dulo. So kung napapansin nyo, naka full build na ito. Yan, maganda yung kapit nya. Ganun din dito sa kabila. So solid na siya. Tingnan natin yung isa ito. Okay, maganda yung kapit. Ayun, solid na solid. So, mapapansin nyo yung iba, parang nagkakaligaliskis siya. Yung iba naman, solid ang kapit. Yung kaliskis, sinasadya yan. Hindi yan, hindi yan basta lumalabas. Nasa nagre-weld na yan. Pero, mapakaliskis man siya, mapasolid naman siya, basta dumikit siya rito sa flat bar, dumikit siya rito sa deform bar mo, maganda yung pagkakalaglag ng tunaw niya, kasi malalaglag yung tunaw mo pag nag-weld ka. Maganda ang pagkakahinang yan, dikit na dikit yan.
natin, diretso pa rin siya. And then yung side niya, titingnan natin. So ito yung sideways niya. Sundan natin hanggang doon sa dulo. Ayun, diretsong diretso pa rin. So proven talagang technique yon, na yung paghihinang hindi dapat dire-diretso from one end to the other end. Patay ka, kukurba talaga yung hininang mo. Pero pag gaganito ang minild mo, nagumpisa ako sa gitna dito sa isang dulo dito sa dito, and then dun sa kabilang dulo mag-spread out from the center going to the end. So yun, diretsong diretso ang hinang. So ang susunod na lang ay yung dito naman, kakapit na lang dito, and then yung isang spot dyan sa kabila, magkakaroon ng dalawa dito para may kapit yung deform bar dito sa vertical bar ng angular natin. So far yung sa, let's say, bottom ito, top ito, top to bottom, nakadikit na yung deform bar. So matibay yung truss na gagawin natin. So last process, dito ang hinang, dito dalawang spot, ganun din to, dalawa, and then dito isa. So na full weld ko na yung mga vertical bars nya, yan, tigda dalawa, and then ito yung susunod, yung diagonal bar, isa dito, isa dito, para kumapit siya dito sa sidebar ng angular bar natin. So let's say ito yung top bar, ito yung bottom bar, yan yung sidebars nila. So yan, ang dalawa dito, isa dito sa abila, isa dun sa ibabaw, sa dito. So let's say ayan, and then diretso pa rin yung sideways nya, diretso pa rin, walang nabago. So tingnan natin, ito yung pinaka last na weld ko, ito yung marker ko sa gitna, saka yun, ito yung pinaka center nya. So ito yung last na weld. So tingnan natin kung maganda yung pagka weld, kasi hindi pa natatanggal yung slug nito. So kumbaga, tingnan natin kung nahubaran, kung maganda pa rin. So ayun, maganda yung kapit nya, bumagsak siya rin sa flat bar, kumapit siya rito sa deform bar. So ibig sabihin maganda yung pagkakahinang nya. Ayun, ang ganda ng kapit. Okay, so ang last process natin is yung diagonal bars, and then i-check ulit kung nag-work ba ito or hindi. Okay, so last weld na ito. Tingnan natin kung makinis yung pagkakakabit. List, maganda yung kapit. Yun. So pulido naman. So ito, tapos na lahat ng diagonal bars nya. Yun. Lahat ng diagonal bars nya na-weld ko na dito sa sidebar ng angular. So kumakit naman ng maigi. Hintayin natin lumabig, and then check natin yung side nya. So far yung ito yung pinaka bottom and top nya, ito tsaka ito, so far diretso. So pag pinagalid natin ito, itong ibabaw ng biga, let's say biga na lang ito, pantay siya, malilevel siya ng gusto. So mamaya pag lumamig, iside natin, tingnan natin kung diretso pa rin itong bakal.
So, ngayon, na-clear na lahat, malamig na. Tingnan natin kung nakapagilid. Ayun, so, diretsong-diretso pa rin. Ayun. So, proven talaga, pagka nag-start ka sa gitna, and then punta ka rito sa dulo, punta ka rin sa kabilang dulo, gitna, dulo, dulo, para yung init na didistribute, hindi lang iisa yung pinanggagalingan. So, let's say, nag-umpisa ka rito sa dulong dito, dire-diretso yung paghihinang mo hanggang doon. Lahat ng nakita kong nag-weld ng ganun, bumabaluktot yung bakal. So, ito, yung procedure ko, at least, nami-minimize yung pag-warp ng bakal. So, ito, pag ginamitan ng laser ito, makikita mo, natural, may mga baluktot. Pero, minimal siya, hindi masyadong malaki.